Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Winter Tournament, muling nakuha ng Aichi ang kalamangan sa Kanagawa at dahil ito kay Ichiro. Dahil sa kakapasok pa lamang nito sa laro, hindi pa alam ng koponan ng Kanagawa ang galaw nito sa paglalaro ng basketball. Ngunit, hindi pa payag ang koponan ng Kanagawa na makalamang ang Aichi sa kanila. Habang si Sakuragi naman ay nakagawa ng isang fadeaway shot na naging dahilan upang maitabla na nila ang score sa koponan ng Aichi. At dito na nagtatapos ang Chapter 254 ng Winter Tournament. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong fanmade o di naman kaya kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk. Sa kadahilanan na nabasa ko lamang ito sa isang site at walang anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara! Umpisa na natin ang Chapter 255 ng Winter Tournament. Nilabas na nga ng Aichi ang isa pa nilang manlalaro na magpapahirap sa koponan ng Kanagawa na si Ichiro. At ang pagkapasok pa lang ng manlalaro na ito, nakagawa agad siya ng isang pambihirang jump shot na nagpa-trigger ng gusto kay Sakuragi. Kaya naman, itong bida natin ay ipinakilala din ang kanyang sarili sa bagong manlalaro na Aichi at gumawa din agad ito ng isang fadeaway sa mismong harapan ni Ichiro. Ngunit, kalakip ng pagpuntos ni Sakuragi, napansin din ito ang kakaibang lakas ng pangangatawan itong si Ichiro na ito. Kaya naman, hindi maalis sa isipan ni Sakuragi ang ginawang pangangatawan sa kanya ni Ichiro sa ilalim ng basket. Dahil bukod kay Morishige, meron pa palang itinatagong manlalaro ang Aichi na magpapahirap kay Sakuragi pagdating sa physical na laban. Grabe, malakas din ang pangangatawan ng manlalarong ito. Itong may number 9 na manlalaro ng Aichi na si Ichiro ay kapansin-pansin talaga na hindi niya pa ginagamit ang kanyang buong lakas. Ngunit, kahit na hindi niya pa ginagamit ang kanyang lakas, nagagawa niya na ako masabayan sa physical na laban. Ngunit, meron talagang gumugulo sa isipan ko kung bakit hindi agad siya pinalaro kanina. Hindi kaya siya na talaga ang kanilang ace player? O baka naman, baguhan lang din ito katulad ko. Ano kaya ang katotohanan sa pagkatao ng may number 9 na to? Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili na talaga namang nahihiwagaan ang gusto dito kay Ichiro. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Aichi ang bola at dinadala na ito ni Moroboshi papunta sa kanilang basket. Aichi! Gumanda na kayo dahil pupuntos tayo sa posisyon na ito! At ikaw Ichiro! Pati na din ikaw Morishige! Ihanda niyo ang inyong mga sarili dahil kayo ang titibag dyan sa loob ng basket! At ikaw Oka! Gumanda ka na din! Dahil tayo naman ang titibag dito sa labas! At ikaw naman, Yuri G! Ikaw ang pinakamaganda dito! Kailangan makahanap ka ng magandang posisyon upang malibre ka sa tres! Ngayon, kailangan nating makapuntos dito! At mapanatili natin ang kalamangan sa Kanagawa! Yan ang sabi ni Moroboshi, sabay atake sa depensa ni Ryota. Habang si Ryota naman ay mahigpit na dinedepensahan ang opensang ginagawa sa kanya ni Moroboshi. Hindi ka makakalusot sa akin, Moroboshi! Dahil hindi kami papayag na makuha niyo ang kalamangan sa amin. Yan ang sabi ni Ryota. Habang si Moroboshi naman ay biglang napangiti ng bahagya. Sabay nag-spin moves ng sobrang bilis. Sabay hugot ng bola at nag-step back. Sabay tumira ng isang jump shot. Ngunit, kahit na sobrang ganda ng offense ang ginawa ni Moroboshi at kahit nagawa niyang malito si Ryota at malibre ito para sa jump shot, hindi niya pa din nagawang maipasok ang bola sa kanilang basket. Na ikinainis talaga ng gusto ni Moroboshi. Kaasar, hindi ko pa naipasok ang bola. Masyado ata napabilis ang bitaw ko dito. Nakakapikon, nasayang ang tira na yon. Naiwan ko pa naman ang Miyagi na to. Sayang talaga. Yan ang inis na sabi ni Moroboshi sa kanyang sarili. Habang sa ilalim ng basket naman ay muli nagpasiklab ang ating bida. At ipinakita na naman ito ang kanyang pagiging mataas ang talon. Kaya naman, nagawa na naman itong makuha ang rebound laban sa Aichi. Naikinatuwa talaga ng gusto ng mga tropa nito. Nice one, Anamichi! Ang ganda ng ginawa mong rebound dun ah! Nakahanga ka talaga! Wala talagang tatalo sa'yo pagdating sa rebound! Aba, syempre naman! Yan ata ang ating tropa na si Anamichi! Baka nakakalimutan yung pagmamayari nito ang rebound!
hindi lang sa Kanagawa, pati na din sa Inter High. At sigurado akong pag natapos ang laban na ito, may kilala na din siya dito sa Winter Cup. Kaya naman, imposibleng matalo ito pagdating sa kanyang teritoryo. Yan ang usapan ng mga tropa ni Sakuragi, na biglang nagulat ang buong tropa ng Kanagawa, kahit pa ang ibang mananood at mga coaches ng Kanagawa. Dahil sa biglang sulpot ni Ichiro sa likuran ni Sakuragi, sabay sundot sa bola at kinuha ito sa kamay mismo ng bida natin, na labis na ikinagulat at ikinamangha ni Sakuragi. Ano? Ang bilis naman ng mga kamay nun! Hindi ko talaga inaasahan ito mula sa kanya. Grabe, sobrang bilis ng pangyayari. Hindi ko talaga inaakala na magagawa niyang makuha ang bola sa akin sa itaas. Kaasar, ang malas ko ata ngayon ah. Yan ang sabi ni Sakuragi sa kanyang sarili. Habang si Ichiro naman ay nakuha na nga ang bola sa kamay ni Sakuragi. Ngunit, nang nakuha na ni Ichiro ang bola kay Sakuragi, bigla naman itong hinawi ang kanyang balakang papunta kay Sakuragi, para mawalan ito ng balanse sa pagbaba at hindi agad ito makadepensa sa binabalak na puntos ni Ichiro. At nang nakababa na si Ichiro galing sa pag-steal kay Sakuragi, agad naman itong tumalon at gumawa ng isang slam dunk. Habang si Sakuragi naman ay tuluyan ang nawalan ng balanse sa pagbaba at tuluyan na itong natumba sa sahig. Kaya naman, nalibre na si Ichiro at nagawa nitong maipasok ang kanyang slam dunk sa kanilang basket na naging dahilan upang makuha na ulit nila ang kalamaan sa Kanagawa. 78-76, pabor na ulit sa Aichi. At ang buong fans ng Aichi ay muli nagsisigawan para i-cheer ang kupunan ng Aichi. Mahusay! Mahusay ka talaga, Ichiro! Napakaganda ng ginawa mong pag-steal kay Sakuragi! At napakaganda ng ginawa mong slam dunk sa mismong teritoryo ng unggoy na yan! Mukhang minaliit ka ata ng Sakuragi na yan ah! Hindi niya talaga inaasahan na magagawa mong ma-steal ang bola sa kanyang kamay. Akala niya ata siya na ang nag-ahari sa ilalim ng basket. Baka nakakalimutan niya ma-Ichiro na ang bagong mag-ahari sa ilalim ng basket. Sige Ichiro, ipagpatuloy mo lang yan. Kawawain niyo ang Sakuragi na yan. Ipakita niyo sa kanya at ipamukha niyo sa lalaking yan na walang magaling sa winter tournament kundi ang kupunan lamang ng Aichi. Sige Aichi, tambakan niyo na ang Kanagawa. Aichi! 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 Yan ang todo suporta ng mga tagahanga ng Aichi. Habang si Sakuragi naman ay agad na tumayo, sabay titig ng matalim kay Ichiro, sabay tinuro ito. Hoy ikaw lalaki! Hindi ko makakalimutan ang ginawa mong ito sa akin. Pagsisisihan mo na ako ang kinalaban mo. Ngayon, kumanda ka na dahil hindi ako magpipigil sa'yo at ipapamukha ko sa'yo, pati na din sa buong fans ninyo, na ang maghahari sa ligang ito ay walang iba kundi ang kupunan ng Kanagawa. Kumanda ka Ichiro, binuhay mo ang demonyo sa aking katawan. Yan ang sobrang inis na sabi ni Sakuragi, nang biglang natawa si Morishige. Hoy may pulang buhok, baka sa sobrang inis mo bigla ka magliyab dyan ah. Mukha ka pa namang posporo, pero kahit na magliyab ka pa, ang sa tingin ko wala ka pa ding laban kay Ichiro. Ay oo nga pala, hindi lang pala lakas ang meron niyan si Ichiro, kundi pati na din sa shooting, maaasahan ng lalaking yan. Kaya naman, kung gusto mo siyang higitan, huwag lang sa loob ng basket, kundi pati sa labas. Yan naman ang sabi ni Morishige. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kanagawa ang bola at dinadala na ito ni Rukawa papunta sa kanilang basket. Habang binabantayan ito ng mahigpit ni Moroboshi. Moroboshi, ngayon mo ako subukan, pero ito lang babalang sasabihin ko sa'yo, na ang posisyon na ito ay sa akin lamang katulad ng dati. Kaya naman, ihanda mo na ang iyong sarili dahil bibigyan kita ng isang laban na hindi mo makakalimutan at papakitaan kita ng isang galaw na hindi mo inaasahan. Yan ang sabi ni Rukawa na tila ba hinahamon si Moroboshi ng one-on-one. Habang itong si Moroboshi naman ay natuwa sa mga binitawang salita ni Rukawa at talaga namang tinitindihan ito ang depensang ginagawa niya kay Rukawa. Mukhang maganda ang mga sinabi mo, Rukawa. Ito ang gusto kong mangyari. Sige, Rukawa, simulan mo na. Pero ito lang din ang babalang sasabihin ko sa'yo, na hindi ka makakalusot sa depensang gagawin ko. At magugulat ka din sa galaw na ipapakita ko sa'yo na hindi mo inaasahan. Sige na, simulan na natin ang laban na ito sa pagitan nating dalawa. Yan naman ang hamon na sabi ni Moroboshi. Habang ang buong manonood naman ay biglang na-hype sa kanilang nakikita. Ayos! Maglalaban na naman ang dalawang ace player ng Aichi at Kanagawa. Sino kaya ang mananalo sa dalawang ito? Si Rukawa ba o si Moroboshi? Grabe,
Nakakapanayubalahibo talaga kapag silang dalawa na ang magkaharap. Feeling ko tuloy, maiihina ako sa sobrang excite kung sino ang mananalo sa dalawang ito. Yan ang sigawan ng mga manonood. At dito na nagtatapos ang Chapter 255 ng Winter Tournament. Isang nakakabiting katapusan na naman ng ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan niyo ang ating kwento, share niyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas ganana kong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ads.